Eileen, ano nga ba ang punto o dahilan nitong mga progresibong grupo na tutol sa panukalang Maharlika Wealth Fund? Yes, June, Marine, pa nga rin nilang tinututulan ang Maharlika Wealth Fund na isinusulong ngayon sa Kamara. Sigaw nila, dapat mas maging prioridad ang pagsasabatas ng dagdag sweldo at ilan pang programang pangtaong bayan sa halip na isulong nga itong controversial na sovereign wealth fund. Dagdag pa ng mga ito, hindi rin sila tiwala na ang Pangulo mismo ang magsisilbing chairman nitong MWF. Ayon naman kay bagong henerasyon party list Representative Bernadette Herrera, dapat itulad ang model ng MWF sa Norwegian Wealth Fund kung saan maaaring ma-access ng publiko ang record ng investment. Sa isinusulong kasing MWF, saka lamang magkakaroon ng audit kung may losses na o pagkalugi. Paliwanag naman ni Government Service Insurance System o GSIS President at General Manager Arnulfo Veloso, hindi labag sa saligang batas ang paggamit ng pondo ng ahensya, gayon din ng Social Security System para sa Maharlika Wealth Fund. Aniya, hindi gagamitin ang pera ng mga pensyonado kundi ang excess investable funds ng ahensya. Dagdag pa nito, may sapat na mekanismo ang kanilang tanggapan para matiyak ang maayos na operasyon nito. Meron pa din pong other layer of transparency, which is the publication of our annual report to make sure that everybody is aware. Kasama naman sa magiging board of directors ng buo-buoing Maharlika Wealth Fund Corporation o MWFC ang mga eksperto na pipili kung saan dapat ilagay ang pera. Paliwanag ni Albay Representative Joey Salceda, masisiguro ng ilang provision ng panukalang batas na maiiwasan ang anumang anomalya gaya na nga nang nangyari sa Sovereign Wealth Fund ng Malaysia noong 2016. Dagdag pa nito, mas magiging balanse ang pamamahala ng MWF dahil sa mga miyembro ng Board of Directors. Base nga sa panukalang batas, pangungunahan ng 15 tao ang Board of Directors ng MWFC. Ang Pangulo ang magsisilbing chair ng board. Kasama rin sa magiging directors ang mga kinatawan ng government financial institutions gaya ng GSIS at SSS. Ayon sa isang political analyst na si Dr. Froilan Galilong, mayroong sapat na safety net ang panukalang batas sa Maharlika Wealth Fund. There are three layers of audit. Aside from the internal audit, may isang internationally accredited firm that will also be doing the audit. And then, meron ding auditing that will be coming from the COA since this is going to be a government corporation. Maganda rin yung composition ng board. Ano? Dahil nga meron ditong mga independent na mga magiging miyembro yung mismong 15-man board, which I believe is good. Samantala, una na ngang sinabi ni Representative Salceda na bukas pa rin ang technical working group upang talakayin at maresolba ang iba pang issue o agam-agam tungkol sa nasabing panukala. June, nakausap nga natin si House Majority Leader Manix Dalipe kanina at nakumpirma nga natin na maaaring maaprubahan sa second reading o sa ikalawang pagbasa itong panukalang Maharlika Wealth Fund. Ngunit hindi naman siya nagbigay ng iba pang detalye at aantabayanin nga natin kung may mga updates pa sa mga susunod na araw. At yan muna ang latest. Balik sa'yo, June. Eileen, isa sa mga agam-agam ng ilang mga grupo ay yung pagkakasali umano ng mga politiko sa mamamahala o yung mga board of directors. Ibig sabihin nito, Eileen, San, sinasabi ng report mo, walang politikong mamamahala dito sa MWF. Yes, walang politikong mamamahala dito at kasama nga doon sa 15 members ay yung Pangulo, yung mga head ng GSIS, SSS at may mga dalawang individual nga na manggagaling sa private sector. At para ma-reiterate lang din, Eileen, yung pondong kukunin sa GSIS at SSS, ito ay manggagaling doon sa mga kumikita, sobra sa kita nila at hindi doon sa pensyon ng mga miyembro ng SSS at GSIS. Tama ba yan, Eileen? Yes, June, ilinaw nga ni GSIS President kanina na hindi gagamitin ang pera ng mga miyembro nila kundi ang gagamitin bilang pampondo ng MWF ay yung mga investable funds o yung mga sobra. Okay. Kung sakasakali naman halimbawa, wag naman sana malulugi, ano ang measures na gagawin? Kasi siyempre hindi maiiwasan pag nag-i-invest ang isang korporasyon o anumang samahan, ano, may lugi, mayroong ganansya din. Pero pag nalugi, ano ang measures na gagawin ng gobyerno?
magkakaroon nga ng audit no, June, no? Pero hindi naman sinabi na hindi naman sana humantong sa ganoon dahil nga ayon nga kay GSIS President ay meron ng strict measures na kuyari titignan nila kung aling industriya ba ang magandang bigyan ng pondo para mag-invest. At dahil nga meron tayong mga board of directors o yung mga tinatawag na experts, ay mas alam nga nila kung nasa tamang lugar ba ang pera na pagpumuntahan ng itong MWF fund. Okay, patuloy tayo mag-aantabay at hihingi ng update hinggil sa panukalang batas na yan sa Kamara de Representantes. Maraming salamat, Aileen Cerudo.